non ballerlo, viva buon Jesús Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipo ng ating Panginoon Diyos upang sama-sama tayo mag-alay at magpasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Dumulog tayo sa kamahal-mahalang puso ni Jesus upang ang ating mga dalangin at alay ay makarating sa puso ng ating mahabaging Ama sa langit. Sa araw ding ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Juan Maria Vianney, ang patron ng mga pari. Pagdasal natin ang mga pari upang katulad ni Jesus Nazareno, sila ay magpagindapat na mag-alay ng mga panalangin ng bayan upang sila, kami, ay maging huwaran ng awa ng Diyos. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Jesus, Ikaw ang daan patungo sa kaharian ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang katotohanang magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging uliran sa pagmamalasakit sa kapwa ang paring si San Juan Maria Vianney. Pakundangan sa kanyang huwarang pamumuhay at pagdalangin, mapagmalasakita nawa namin ang kapwa-tao, alang-alang sa pag-ibig ni Kristo, para sila'y aming maakit sa iyo, at kaisa nila ay aming marating ang kaluwalhatian mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, ipahayag mo sa mga Israelita ang mga pistang itinakda ko. Ipagdiriwang nila ang mga banal na pagtitipong ito at magkakaroon sila ng banal na pagpupulong. Ito ang mga pistang itinakda ko. Ang pista ng Paskwa, nagaganapin sa gabi sa 14th na araw ng unang buwan. Kinabukasan ay pista ng tinapay na walang lebadura. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang lebadura. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon. Huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong maghahain sa Panginoon ng handog na susunugin. Sa 7th araw, muli kayong magtitipon. Huwag kayong magtatrabaho. Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, sabihin mo rin sa mga Israelita na pag naroon na sila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, tuwing anihan, ay magdadala sila sa saserdote na isang bigkis na una nilang aning. Ito'y ihahandog niya para sa inyo kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Mula sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga,
araw ng pagdadala ninyo ng bigis ng ani. Magpaparaan kayo ng 7 linggo. Ang 50th araw ay tatama sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng handog na pagkain. Ang 10th araw na 7th buwan ay araw ng pagbabayad sala. Magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon. Sa araw na iyon, mag-aayuno kayo at mag-aalay ng handog na pagkain. Mula sa 15th araw na 7th buwan, magsisimula ang pista ng mga tolda. 7 araw ninyo itong ipagdiriwang. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon at huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong maghandog sa Panginoon ng handog na pagkain. Sa 8th araw, magtitipon kayong sumamba at mag-aalay kayo ng handog na pagkain. Araw iyon ng pagsamba, kaya huwag kayong magtatrabaho. Iyan ang mga pistang itinakda ng Panginoon, mga araw ng iyong banal na pagtitipon. Sa mga araw na iyon, magdadala kayo ng handog na susunugin, handog na pagkain, at handog na inumin ayon sa takda na bawat araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Umawit sa saliw nitong pandirita, kasabay ng tugtog ng lira at alpa. Hipan ang tambuli tuwing nagdiriwang, kung buwan ay bagyot, nasa kabilugan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Sa bansang Israel, ito yaong utos, batas na ginawa nitong Diyos ni Jacob. Sa mga hinirang, ang utos di ito nang sila'y ilabas sa bansang Ehipto. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ang Diyos-Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansa'y di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon,
Umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ng taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng ating banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Unang Biyernes ng buwan, araw ng debosyon, araw ng ating panata, araw ng ating pasasalamat, at tayong lahat tinipo ng Diyos sapagkat mahal niya tayo. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ngayon po ay araw ng kapistahan ni San Juan Maria Vianney, ang patron ng mga pari. Kaya't palakpakan din natin si San Juan Maria Vianney. Kaya sa araw na ito, pag nakasalubong kayo ng pari, sabihin nyo, Father, happy feast day. Dahil kapistahan po ito. Siya po ang aming patron at aming huwaran at inspirasyon. At pagdasal din po ninyo, naalala nyo po ba kung sino yung paring nagbinyag sa inyo? Yung paring nagbigay sa inyo ng First Communion? O sa unang kumpisal, yung paring nagkasal sa inyo, yung paring tinawag ninyo nung may sakit o nag-aagaw buhay na yung mahal nyo sa buhay, yung paring nagmisa sa inyo sa mga kagalakan at kapighatian sa buhay. Pagdasal po din natin sila, sapagkat sila'y naging instrumento ng Diyos sa ating buhay. Baka hindi nyo na maalala, kung hindi nyo man maalala yung pangalan nila o itsura man nila, ngayong misang ito, pagdasal nyo po, pinagdadasal ko po ngayon yung nagbinyag sa akin. Bagamat hindi lahat ng pari ay perpekto at ulirang huwaran, mahina rin po kami, may kapintasan din po kami, pagdasal din natin yun. Baka meron kayong kinaiinisang pari o may paring nakasakit sa inyo sa salita at sa huwaran, hindi naging magandang halimbawa, o may paring hindi nakatulong sa paglago sa inyong pananampalataya, pagdasal din natin sila, pagdasal niyo po kami upang sa gayoy mabago din ng aming kalooban. Paalalahanan kami
sa aming pagtawag at misyon, lalong-lalo na ni Jesus sa Sareno. Sapagkat, opo, nandyan si San Juan Maria Vianney, pero ang talagang aming pinaghuhugutan ng aming misyon, ng aming bukasyon, ay walang iba kundi si Jesus Nazareno. Nung ako po'y nandun sa Aklan upang ipresenta sa mga obispo na maging pambansang dambana ang ating simbahan dito sa Quiapo, isa rin yon sa lumitaw at ipinaalala sa ating mga deboto. Kaya tawag din natin sa kanya ay Nuestro Padre Jesus Nazareno. Siya rin po ang kataas-taasang pari. Padre Jesus. Kaya pag tayo nagpupunta rito, lalo na ngayon, Biyernes, tandaan natin si Jesus Nazareno ang ating pari. Ang talagang dinadaluhan natin tuwing misa, hindi po kaming mga pari, kami kasangkapan lamang. Ang talagang nag-aalay ay si Jesus Nazareno. Padre Jesus Nazareno, ang kataas-taasang pari. Dahil sabi nga po, isa lang ang tagapamagitan. Meron tayong mga santo, ang Mahal na Birhen, si San Jose, si San Juan Bautista, pero katulad natin silang tagapagdasal, ang talagang nagdadala sa Ama ng lahat ng ating panalangin ay walang iba kundi si Nuestro Padre Jesus Nazareno. Siya ang tanging nakalalapit sa Ama sapagkat siya ang tanging tagapamagitan, tanging tagapagdala at tagapag-alay ng ating mga dinadasal ngayon. Bakit nga ba may mga pari? Kadalasan kaming mga pari, tatawagan ninyo, kaya nga sa inyo, hindi nyo na maalala. Sa totoo lang, minsan, maalala ang pari kapag kailangan may misa, pag may patay, may sakit, may piyesta, no? Yan, no? Diyan naalala, no? Diyan tinatawag, no? Kaya nga minsan, no, ibang ating mga kadeboto, sa sobrang mitiin nating ipagdiwang, lalo na kapag meron tayo yung ating mga Nazareno, kaya pinapaalala ko din ito, siguro sa sobrang mitiin nating magkaroon ng misa, minsan tuloy kahit mga peking pari na yung nakukuha. Kasi pag hindi pwede yung pari sa simbahan, naghahanap pa rin kung sino-sino. Kaya ay naglipa na, alam nila kasi mga deboto ng Nazareno, gustong-gustong nagmimisa. Yung mga balangay natin, gusto-gusto laging may pagdiriwang. Bakit nga ba? Dahil gusto natin magkaroon ng pag-aalay at pagdiriwang. Sa unang pagbasa, narinig natin mula sa aklat ng Levitico, alam niyo po, ang tribo ni Levi, ang tribo ng mga pari sa Israel. At narinig natin sa unang pagbasa, itinatag ng Diyos ang mga kapistahan. Ayun pala, no? Minsan binabatikos tayo, ang hilig nyo sa mga piyesta, sayang ang pera, sayang ang panahon. Pero tingita nyo po sa unang pagbasa, ang Diyos mismo ang nagsabing, magpiyesta kayo. Kaya naghahanda na tayo sa Enero, excited na tayo, sana maging maayos ang lahat. Dahil Diyos mismo ang nagsabing, magdiwang kayo. Kaya nga sa Lumang Tipan sa Israel, itinatag ng Diyos, pinili ng Diyos ang mga kapistahan. Ang kapistahan ng Paskwa, ng tinapay na walang lebadura, ng pagbabayad sala, ng pag-aalay ng mga unang ani. Mismong ang Diyos ang nagtatag. Sinabi niya sa Israel, ipagdiwang niya ito. Siya pa nagsabi, kailan ito ipagdiriwang. Ngunit bakit natin ginagawa yun? Bakit tayo nagpipiesta? Bakit tayo nagmimisa? Bakit may mga pari? Bakit nandyan si Jesus Nazareno? Upang ipaalala ang katapatan at kabutihang loob ng Diyos. Kaya tayo naririto, hindi lang para humiling.
Hindi lang dahil meron tayong dinadasal. Ang unang dahilan kaya tayo narito, nagpapasalamat sa Diyos. At sa pagpapasalamat sa Diyos, ipinapaalala natin sa ating mga sarili, ipinapaalala ni Jesus sa Sareno ang awa, ang katapatan at kabutihang loob ng Diyos. Bakit mahalaga daw po yun? Bakit mahalagang laging maalala na mabuti ang Diyos? Sabihin nyo nga ho, mabuti ang Diyos. Mahina yata, hindi maririnig ni Jesus sa Sareno. Mabuti ang Diyos. At sabihin mo sa katabi mo, God bless you. At ang mga naniniwala na pagpapalain kayo ng Diyos, pumalakpak ng mas malakas. Bakit kailangan nating maalalang mabuti ang Diyos? Bakit natin kailangan maalala anuman ang mangyari, tapat ang Diyos? Sa panahon na tayo'y ligwak, na tayo'y luhaan, tayo'y parang talunan at nawawalan ng pag-asa, napakahalagang maalalang mabuti ang Diyos. Siguro ngayon, may nagsisimba dito na namumugto na yung mata mo, kakaiyak, dahil hirap na hirap ka na. Hindi mo alam kung saan ka hahagilap, hahanap ng solusyon sa mga pinagdaraanan mo ngayon. Hindi mo alam kung kailan matatapos yung problema mo ngayon. At gusto mo nang sumuko, gusto mo nang tapusin na lang ang lahat. Ngayon, kaya ka pinagsimba ni Jesus sa Sareno, gusto niyang ipaalala sa iyo, tapat ang Diyos, na mabuti ang Diyos. Katulad ni Jesus sa Sareno na kailangan dumaan, magpasa ng krus, tayo ngayon siguro kailangan natin pagdaanan ng krus. Pero hindi diyan magtatapos ang lahat. Kaya huwag kang mawawala ng pag-asa. Huwag kang mawawala ng pagtitiwala sa Kanya. Ipinapaalala niya sa ngayon, mabuti ang Diyos, tapat ang Diyos. Mahalaga ring maalala ito sapagkat sa panahon din ng tagumpay. Kung meron ngayong luwaan, baka may nagpupunta naman dito ngayon, masayang masaya, nagpapasalamat. Naka-jackpot, na-promote, umasenso, nagpapasalamat ngayon, maganda ang kabuhayan. Pinapaalala rin sa iyo ng mahal na poon ang kabutihan ng Diyos para hindi ka masyadong maging mayabang. Para hindi mo isipin, ang galing-galing ko naman. Ang bait-bait ko kasi. Hindi. Kaya ka pinagpapala. Kaya ka ngayon nakakagaan, nakakaangat sa buhay dahil mabuti ang Diyos. Dahil tapat ang Diyos. Dahil maawain ang Diyos. Ganun pala mga kapatid. Kaya kami mga pari, kaya tayo dito sa Quiapo, 16 ang misa natin ngayon. Bakit tayo nagsisimba? Para ipaalala sa atin lagi, mabuti ang Diyos. Para sa gayon, kapag tayo nasa baba, huwag tayo mawala ng pag-asa. Kapag tayo nasa taas, manatili tayong nagpapakumbaba. Dahil pag nakalimutan natin yun, baka hindi natin mapansin, nandiyan na pala ang Diyos sa buhay natin. Ganun nangyari sa Ebanghelyo. Sayang, yung mga kababayan ni Jesus sa Sareno, yung mga kalaro niya, kapitbahay niya, yung ibang mga kamag-anak niya, hindi siya pinaniwalaan. Isinantabi siya. Hindi sila makapaniwala na yung Jesus na kanilang kapitbahay, kalaro, kamag-anak, yung simpleng si Jesus na yon, siya ang sugo ng Diyos. Nakakalungkot. Yung mismong mga kababayan, mga Nazareno, mga taga Nazaret, sila pa ang hindi nakakilala kay Jesus Nazareno. Alam niyo bakit? Ang kutob ko, kasi nakalimutan nila kung gaano kabuti ang Diyos.
Hindi nila sukat akalain, kahit sa simpleng tao, pwedeng gamitin ng Diyos na kanyang kasangkapan. Kahit yung mga simpleng pangyayari, hindi nila naunawaan, nandoon na pala ang kabutihan ng Diyos. Kaya mga kapatid, hindi lang sa mga kababalaghan gumagalaw ang Diyos. Sa mga simpleng mga pangyayari at tao sa buhay, nandyan din ang Diyos. Kaya huwag natin kalilimutan ang kabutihan ng Diyos. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, ipagdasal po natin ang bawat isa. Tumingin tayo sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno, ang kataas-taasang pari, ang magdadala ngayon ng ating mga dasal sa ating mahabaging Ama sa Langit. Mahal na pong Jesus Nazareno, ikaw ay aming dinadakila at kinikilala. Kung may mga taong hindi ka kinikilala, kung may mga taong ginagawa kang katatawanan, kung may mga taong lumalapastangan sa iyo, narito kami, nagbibigay parangal, pasasalamat at papuri sa iyo. Ikaw ang aming kataas-taasang pari. Ikaw ang pinakamamahal na anak ng Ama. Tulungan niyo po kaming laging maalala ang kabutihan, katapatan at awa ng Diyos. Upang sa gayoy, sa panahon ng pagsubok, hindi kami mawalan ng pag-asa. Sa panahon ng tagumpay, manatili kaming mapagkumbaba. At sa bawat pagkakataon sa aming buhay, maalala namin, hindi kami nag-iisa. Kaya't tulungan niyo po kaming laging magsimba, laging magdasal, laging magpasalamat para hindi kami makalimot sa iyo. Sapagkat alam namin, mahal na mahal niyo po kami at kaibutin po ninyo poong Jesus Nazareno. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, bihira nating naalala mga paring tumutulong sa atin sa bawat araw sa ating mga pangangailangan espiritual. Sa kapistahang ito ni San Juan Maria Vianney, alalahanin natin sila sa ating mga panalangin. Banal na pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Banal na pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Ang ating mga pari, naway patnubayan ng banal na espiritu sa pag-akay nila sa atin sa daan ng kabanalan. Magkaroon nawa sila ng tunay na sigasig sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Manalangin tayo. Banal na pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Ang mga kura paroko, naway bukas loob na maglingkod sa simbahan at maging saksi sa mabuting balita na kanilang ipinahahayag. Manalangin tayo. Banal na pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Ang mga laikong mananampalataya, naway makipagtulungan sa iba't ibang programa at pagkilos sa parokya. Manalangin tayo. Banal na pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Sa kanilang kabutihang loob, ang mga Kristiyanong magulang, naway maalagaan ang bokasyon sa pagpapari sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Banal na pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Ang mga namayapa, nating pari at obispo, naway gawing karapat dapat na makisalo sa hapag ng guro. Manalangin tayo. Banal na pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Patuloy natin pagdasal ang mga taong apektado ng mga nakaraang bagyo, ang mga namatay, ang mga namatayan, ang mga nasira ang kanilang tahanan at ari-arian, ang lahat ng mga dumadaan ng pagsubok ngayon sa buhay,
idulog din natin ang iba pa nating mga kahilingan. Panginoon Diyos, sa tulong ng mga panalangin ni San Juan Maria Vianney, gabayan at pangalagaan mong aming mga kura paroko at lahat ng mga pari. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatido pang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ngayong si San Juan Maria Vianney ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahangga ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol, kaisa ng sambayanan mo'y dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Tuwing tayo nagsisimba, ipinapaalala sa atin ng awa at katapatan ng Diyos. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan,
Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ito, tiniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista, ni San Juan Maria Vianney, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit.
sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno, ang kataas-taasang pari, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Mahal
Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Walang sino man sabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor at Pambansang Dambanan ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan, ay muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled waters para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad at sakuna. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Minore ng Itim na Poong Jesus Nazareno, ay tumatanggap pa ng mga mag-aaral mula preschool hanggang senior high school para sa school year 2023-2024.
Ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre hanggang sa siya ay matapos sa senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong makipag-ugnayan sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page. Para sa iba pang katanungan, maaari niyong tawagan ang mga sumusunod na numero: 8733-9929, 8244-5609, o 0966-211-2152. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay San Juan Maria Vianney ng iyong paglingap na maasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Salamat po sa mga naglingkod sa misa. At maraming salamat po sa tulong ninyo sa simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan. Lalo na ngayong panahon ng mga kalamidad, ang ating simbahan ay umaabot at tumutulong sa ating mga nangangailangan na kapatid. Sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo din sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Ang bawat pagdiriwang ng simbahan ay nagpapaalala sa atin ng katapatan at awa ng Diyos. Sa alaalang ito, matutulungan tayong makilala ang Diyos tuwi na sa ating buhay. Sumainyo ang Panginoon. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay, ang awa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.